Praise the Lord. God bless you, beloved. Brother Benji Durian, itaas pang ating mga kamayaming mahal, tapos magkaisa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! O, dakila ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunat dalangin yung hinirang kulit propeta, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, hallelujah, sa oras tumalapin noon, sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis sa ganang akin kung magagawa. Ikaw malapin ang magbukas sa paunawa ng bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kalaibang hinong kaligtasan. At sa iyong dakilang pangalan na kasinasaway ng magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kaligtaan in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Unang-una po, minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Rebel Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Rebel Assistant Pastor Linus Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, ati po mga beloved viewers, magandang gabi na po, minamahal. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating po mga Biblia dito po sa Jeremiah chapter 18 verse 11. Jeremiah chapter 18 verse 11. Dito po sa aklat ng Jeremiah, ang kanata ay 18, ang talata po ay 11. Ganito po ang nasusulat. Ang sabi po rito, mga minamahal. Ngayon nga, salitain mo sa mga tao sa Huda at sa mga nananahan sa Jerusalem na inyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y humahaka ng kasamaan laban sa inyo at kumatha ng kathang laban sa inyo. Manumbalik bawat isa sa inyo mula sa kanya-kanyang masamang lakad at inyong pabutihin ang inyong malakad at ang inyong mga gawa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may na mahal. So, napakalinaw po yung ating po nabasa. Pag ang mga tao ay lumalakad sa masamang lakad, nandyan yung parusa ng mahal na Panginoon. Amen. No? Nandyan yung mga salot, nandyan yung mga sakuna, nandyan yung mga karamdaman. No? Yan po yung paramdam ng mahal na Panginoon. So, tayo po'y naniniwala na yung nangyari po na pandemic, minamahal, ay niloob ng Diyos yon para ang mga tao ay makapag-isip. Ah, kasi ang tao kasi nung panahon na yun, minang wala pang pandemic, walang ibang ginawa kundi pera lang ang focus sa buhay nila, wala na silang pakialam sa Diyos, kala nila minamahal, ganun na lang ang buhay. Na ang tao ay ganun na lang, kumain, matulog, maghanap ng pera, kumain, matulog, ganun lang. Hindi na nila inisip, minamahal, na ang purpose ko bakit ginawa ang tao para maglingkod sa Diyos. Amen. So sabi ng Leviticus Kapitulo 26:16 ng Levitico. Dito sa aklat ng Levitico, ang talata po ay 26, ang talata po ay 16. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, Leviticus chapter 26 verse 16. 26:16. Ito po nasusulat. At gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at ang langdat na uubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa. At mag-aasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan sapagkat kakanin niyo ang inyong mga kaaway. Amen. Tingnan mo yan, minamahal. No? So,
Grabe yung mga salot na yan, kasama yung mga lagnat, no? So yung pandemic na yon ay kasama yung lagnat, no? Tapos hindi ka na makahinga. Ganon din yung monkey fever o monkey pox, lagnat din ang symptoms. Kailang mayroong mga bukol-bukol. No? May mga tutubong mga bukol sa katawan. So, sabi din po dito, minamahal sa Joshua 23:15. Joshua 23:15. Dito po sa aklat ni Joshua, ang kabanata ay 23, ang talata po ay 15. Ganito po nasusulat. Sabi po rito, at mangyayari na kung paano ang lahat ng mga mabubuting bagay ay nangyari sa inyo na sinilta sa inyo ng Panginoon yung Diyos, ay gayon dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng mga masamang bagay hanggang sa kayo'y malipol niya dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon yung Diyos. Everybody say praise the Lord. Kahit pala nandyan po yung mga pagpapala, paglilihis na ang tao, kabaliktaran na po yung mangyari. Amen. No? Therefore, it shall come to pass that as all good things are come upon you, which the Lord your God promised you, so shall the Lord bring upon you all evil things until He have destroyed you from off this good land which the Lord your God hath given you. No? So, hindi pala tuloy-tuloy yung mga pagpapala pag lumilihis ang tao sa daan ng ating Panginoong Diyos. Amen. So, mararamdaman mo yan eh. No? Pag hindi na nalulugod ang malapinong sa'yo, parang ang layo ng blessings. Pero kung magbalik loob ka sa malapinon, napakalapit ang blessings. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So, yan ang dahilan kung bakit patuloy po tayo nangaral ng Ebanghelyo. Dahil kung ang mga tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, apektado din tayo. Ha? Apektado tayo, minamahal. Kung ang mga tao ay gumagawa ng kasalanan, ha? Kung minsan kasi, bahala na sila, wala akong pakialam. No? Bahala na sila kung mag-asawa sila, lalaki sa lalaki, babae sa babae, buhay nila yan. Pero pagdating ng galit ng Diyos, apektado tayo. Amen. So kung maaari, minamahal, hindi mangyari sa atin yan. No? Kung nangyari man sa, tingnan mo yung Amerika, oo, napakaluwag nila. No? Mayroon na silang same-sex marriage, abortion. O, tingnan mo. Bigla lang pumasok sa paralan, pinagbabaril yung mga bata. O, mga estudyante, pati guro. Ilan yung namatay? Mga 18? O, hindi nila inisip na kamatayan na pala nila yung araw na yon. Dahil maluwag sila doon eh. Maluwag sila. Pwede kang lahat na tao yata doon may armas. Madali ka makabili ng armas. Madali ka makabili ng mga bala. So, mahirap din pala kung sobra yung kalayaan. Amen. Kasi sobrang kalayaan, inaabuso. Everybody say praise the Lord. So, mas maganda yung may kahigpitan, minamahal. No? Katulad sa paglilingkod natin sa Malapinon, tinuruan tayong maging banal. So, may kahigpitan sa pananalita, sa pananamit, no? Lahat na yan. Para sa ating kabubutihan, lahat. Amen. Kasi kung pabayaan ka lang, no? Dadalo ka dito, bahala ka na sa damit mo kung ano yung idadamit mo. Kumbaga, ibigay yung kalayaan lahat, pangit din. So yun ang nangyari sa ibang mga religion sekta. Wala sa kanila ang presensya naman ng Panginoon. Pag susunod tayo sa batas ng Diyos, nandyan ang blessings ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. At sinabi pa dito, minamahal, sa
Deuteronomy 28:22 ng Deuteronomy. Dito sa Deuteronomy 28:22 ang sabi po rito, mga minamahal. Ganito po ang nasusulat. Sabi po rito, sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pagani at kanilang habulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. Amen. Oh, mayroon na pala yan eh. No? Mayroon na pala yung ganun na klaseng sakit. Ha? Na tinatangay ng hangin, oh, mga grabing lagnat. Oh, sinabi na pala ng Bible 'yan. So ngayon parang magulat ka, lagnat lang mamatay. Nasa Bible na pala 'yan eh. Amen. Imagine mo naman yung nag-aapoy na lagnat, hindi ka ba mamamatay diyan? No? Nag-aapoy na lagnat. O anong temperature noon? Hindi lang 38 degree, hindi lang 40 siguro. Ha? Para nakakasunog na yung katawan. O, so pag yan po ang maranasan ng tao dahil ang mga tao ay lumilihis sa daan ng Panginoon, lumilihis sa batas ng Diyos, kumbaga ang nasa tao, kaya natin. Ha? Magagaling yung ating mga doktor, magagaling yung ating mga scientist. Doon na kasi umaasa eh. Ah, hindi na sila umaasa sa malapino. Mas naniniwala pa sila sa doktor. Hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos, minamahal. Mas paniniwalaan pa nila yung salita ng tao. Amen. O, pag sinabi ng tao, wala na pag-asang gumaling. Kasi wala yung sakit mo, wala pang gamot, wala pang medisina yan. Ayun pa. Magtatanong na anong pag-asa na doon, kung wala na talaga. Sa Diyos na lang ang pag-asa. Eh kung diniretso sana. Ha? Sa Diyos pa lang ang puntahan din eh. Eh kung naramdaman mo yung sakit, kung dumiretso ka na sa Diyos, hindi ka pa makagasto. Amen. Kasi gumasto ka ng gumasto, naubos ang pera mo, tapos ang kaduduluduluhan pala, sasabihin ka, sa Diyos ka nilang umasa. Wala nang pag-asa, hindi ka nagmagaling. Wala nang pag-asa. Sabi pa ngayon yung doktor sa Tugigaraw, pinili talaga yung kapatiran. Sabi niya, gusto ko pang mabuhay, Dok. O anong sabi niyong doktor? Niloloko nilang kita kung risitahan pa kita ng gamot dahil yung karamdaman mo, cancer na yan. O. Wala nang pag-asa yan. Imaginin mo naman yung limang sakit sa puso nasa kanya. Sakit sa atay pala si Brother Efren Kapal. Roger Kapal sa tapos si Brother Efren Kapal sa puso 'yon, no? Oh, ganun din ang sinabi ng doktor, wala nang kagalingan din. Tapos si Brother Roger Kapal sa sabi niya, maliliit pang mga anak ko, Dok. Gusto ko pang mabuhay. Total, mayroon man silang malawak na palayan, siguro pwedeng ibinta 'yon o isangla. Yung kanyang mga magulang, both sides, ay malalawak yung palayan. So, pwede silang magbinta. Pero naawa yung doktor sa kanya. Niloloko na lang kita kung risitahan pa kita ng gamot. Wala ng pag-asa yung karamdaman mong sakit sa atay. Oh. So, ano yung sakit sa atay na yun? Basta cancer na eh. Sabi niya, kasing laki na lang ng liver cirrhosis ba yun? Tapos kasing laki na ng kamao yung puso mo. Tapos yung atay mo. Tapos yung tiyan pa niya minamahal para siyang buntis. Parang 9 months. Parang mga nganak na. So naalaala niya. Kasi inoobserbahan niya yung kanyang asawa, yung mga anak niya maliliit pa, kawawa. Siniparit na yung kanyang plato, yung kanyang kutsara kasi nakakahawa yung kanyang sakit.
Naalaala niya yung kanyang lolo na sinasabihan niyang baliw. Kasi yung kanyang lolo, yun yung unang na-save dito, minamahal, bago pupunta sa palayan, paglabas sa pintuan ng kanilang bahay, tagtataas ng kamay, sumisigaw ng aleluya na nanalangin. Aleluya! Sabi niya, nanalangin siya. Sabi niya, baliw, sabi niya. Sinabihan yung lolo niya, baliw. Eh nung siya ay dying na, sinabihan siya ng kanyang lolo, kung gusto mo pang madagdagan ang buhay mo, punta tayo sa Jesus Miracle Crusade. Magpabautismo ka. Dahil wala na siya magawa, dumalo sa gawain, nagpabautismo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At unti-unting gumaling yung kanyang sakit. Mayroon pang nagsolosol sa kanya. Mayroon dong albularyo na magaling. So, dinala siya ng mama niya doon sa albularyo. Pinainom siya ng lana, yung langis ng niyog. Lalo siyang sumusuka ng dugo. Bumalik yung sakit niya. Sinabihan sa, gusto mo talagang gumaling. Huwag ka nang uminom ng gamot. Huwag ka nang magpa-albularyo. Mag-ayuno ka. O nag-fasting siya. After ng fasting, 3 days, sinabihan siya ng manggagawa, pinagpala ka. Magaling ka na. Mula noon hanggang ngayon, buhay na buhay. Yung ang laki ng tiyana na para siyang buntis, pinaliit ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So sabi din po dito, minamahal, sa Deuteronomy 28:61, ito nakasulat. Dito sa Deuteronomy 28:61, sabi rito, bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito ay pararatingin nga sa inyo ng Panginoon hanggang ikaw ay mabuwal. Ayun, yung palang hindi pa nasusulat. And also every sickness and every plague which is not written in the book of this law, them will the Lord bring upon thee until thou be destroyed. So yung mga hindi nasulat sa Biblia ng mga sakit, sabi niya, minamahal, sabi diyan, ito'y ipadala ng Diyos. Hanggang ang tao ay malipol. Oh. So, yung palang mga, wala ka namang mabasang COVID sa Bible, di ba? Wala kang mabasang cancer sa Bible. No? Sinabi na pala ng Bible eh. Also, every sickness and every plague, mga sakit at mga plague, ano bang plague? Salot. Which is not written in the book of this law, them will the Lord bring upon thee until thou be destroyed. So, ganun ang sinabi ng Bible. Ha? So, hindi lang pala yung nakasulat ng mga sakit. Yung hindi nakasulat. Yung mga nagsilitawan ngayon, wala sa Biblia yan, hindi nakasulat. Pero, predicted na pala yan na darating yung mga sakit, mga salot na hindi nakasulat sa Biblia para ang tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan ay lilipulin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, sino lang ang iligligtas? Yung mga lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Diba sabi ng mahal na Panginoon sa Exodus 15:26, hindi ko ipararating sa inyo ang mga salot na ipinarating ko sa Ehipto dahil ako ang Panginoon na nagpapagaling ng sakit. I am the Lord that healeth thee. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Amen. Pag tayo pala minamahal ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos,
sumusunod sa kanyang alituntunin, sa kanyang batas, tayo po ay iingatan ng malapinon at hindi niya pahintulutan na tayo ay magkasakit. At ipumbasahin. Dito sa Exodo 15:26, sasabi rito, at sinabi, kung iyon didinggin ang buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Everybody say praise the Lord. So salamat sa mahal na Panginoon. Salamat na tayo po minamahal ay dinala ng malapinon dito sa gawain ito. Nagbibilang na po tayo ng taon. Hindi na tayo napunta sa hospital. Amen. Mula na tayo nabautismuhan in the name of Jesus Christ, nahinto na po yung pagmimaintain natin ng gamot. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord, no? 'Di ba yung budget sa gamot mas malaki pa sa budget sa pagkain eh. No? Kung halimbawa ang arawan mo ay 500 pesos tapos nagmi-maintain ka ng gamot, magkano'ng worth noon? Lalo na kung 3 times a day ang inumin mo. Halimbawa yung gamot na yun ay tag 100 pesos ang isa, 300 ang maubos mo sa isang araw. So ang arawan mo na 500 pesos, 200 na lang maiwan. 300 yung iinumin mo, gamot yun. Yung 200, yun naman ang pagkain mo. Saan naman yung pambayad sa kurente tubig, di wala, logi talaga. Maghirap talaga ang tao. Ang sakit ang dahilan, bakit naghirap ang tao? Amen. Pero ang mga tao pinagbibintangan ng gobyerno. Bakit siya naghirap? Naghirap ang tao dahil grabing pride niya, ayaw niya maglingkod sa Diyos. Ha? Pag maglingkod ka sa Diyos, tatanggalin na yung karamdaman, malaking pakinabang na yon. Amen. Everybody say praise the Lord. May promise pa siya pagpapala, lalo na kung magtapat ka. Yung iba, ayaw magtapat. O magkano bang ibibigay mo? 20%. Malaki na yun ah. Magkano mang gastusin mo sa sakit? Halos kakainin lahat ng pera mo. Mas malaki yun. E kung magtapat ka, protection ang ganang mahal ng Panginoon. Hindi ka magkasakit. Buksan pa ng malapit ng bintana ng langit. Sa mga pagpapala na promise ng mahal ng Panginoon. So sabi nga ni King David, lahat ng mga tapat na naglilingkod sa Diyos, hindi nakaranas ng kahirapan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa 28:31 ng Deuteronomio, ito pa rin ang nakasulat. Dito sa Deuteronomio, ang kabanata 28, ang talata po ay 31. Ganito po ang nasusulat. Ang sabi po rito, ang iyong baka ay papatayin sa harap ng iyong mga mata at hindi mo makakain niyaon. At ang iyong asno ay aagawin sa harap ng iyong muka at hindi na masasaoli sa iyo. At ang iyong tupa ay mabibigay sa iyong mga kaaway at walang magliligtas sa iyo. Amen. Nako. Yan na yung sinasabi, minamahal na mananakmal. Amen. Amen. No? Alaga mo, iba ang nakinabang. Mga pananim mo, iba ang nag-harvest. O, di ba? May mananakmal. O? Inaalagaan mo, dami kang manok, maya-maya. Ayaw mo magkatay dahil nasasayangan ka. Yung kapitbahay mo, nag-aadobo na. Fried chicken palagi kinakain araw-araw galing sa manukan mo. Ikaw, ayaw mong, di ba, pag ikaw nag-alaga, parang naawa ka, amen. Naawa kang katayin mo dahil kuminsan pag pinapakain mo, sa kamay na, dito na kumakain sa kamay mo, yung bigas na pinapakain mo dito. Talagang naranasan ko yun sa Tukiro. Daming mga manok na, umabot yung manok ng 50.
pato, umabot ng 100 siguro yun. Paggising ko ng umaga, alas 4, bago ko magpuri, magpakain muna ako. Tapos magbabaan yung mga manok galing sa kahoy, sa umbrella tree. Tapos dadapo dito sa balikat ko, pinapakain ko yan. Nahahawakan ko sila. Pwede ako magkatay pero nasasayangan ako. Pinipicturan ko yung pinupost ko. Nako, ang komento sa post, ang sarap ng adobo ko. Sarap, ihawin ko ya, tinula ko ya, ganun kagad eh. Pero ako hindi ko nasarapan dahil simple alaga mo. Oh? Alaga mo 'yun eh. Tapos mabalitaan mo lang na wala na. O na napunta sa ibang bakod o na ano. Sayangan ka. Maya-maya, mayroong kapatiran nagbigay ng manok din. Hindi mo naman pwedeng katayin kasing laki lang ng kamao. Tatlo. Yung pala, mayroong sakit doon sa kanilang lugar. So nagtayo siya ng tatlo para maligtas yung kanilang manok sa salot. Naku, yung tatlo na yon binitawan ka agad. Kinabukasan, patay lahat ng manok ko. Nangahulog sa doon sa umbrella tree. Nagulat ko, bakit nangamatay? Wala nang. Sabi ko, wala nang sumalubong sa akin. Pagtingin ko sa ilalim ng kahoy, patay na lahat yung mga manok. Sabi ko, bakit kaya? Yung pala, yung binigay na tatlo, sinipon, may lagnat, nahawaan. So, wala na. Wala ka nang magawa, minamahal. No? Ganun ang sakit. Yun ang nangyari. Yung sakit ng manok, parang ganun ang nangyari sa tao. Pag nilagnat yung mga tao sa isang lugar na yan, buong pamilya patay. Sa init ng grabing lagnat na nag-aapoy. So, natakot ang mga tao sa buong mundo. Yan pala ay nakasulat sa Biblia. Yan pala ay salot ng Panginoon. Amen. Patunay na salot ng mga Panginoon, minamahal. Hindi tayo naapektuhan kahit wala tayong bakuna dahil tayo ay iniingatan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So, yun po yung ating nabasa, minamahal. No? Pag-unahin natin ang mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, lahat na bagay ay idadaragdag sa atin. No? Yan ang dahilan kung bakit nagsusumikap tayo. No? Ang iba sa inyo, may trabaho pa bukas. Mayroon tayong kapatirang sundalo. Dumalo na siya kahapon ba yan? O Martes. Pero talagang pinagsumikapan niyang makadalo dito, minumahal. Pagod sa training. Araw-araw sila nag-training. Pero hindi niya kinalimutang dumalo sa gawain, minamahal. Dahil alam niya, sa mahal na Panginoon nang gagaling ang kalakasan. Amen. So, hindi basta-basta yung training nila eh. Ilang kilometro yun. Tapos takbuhin lang ng 3 minutes. Pag hindi mo matakbo ng 3 minutes yung kilometro na sinabi, so hindi ka makapasa sa training. So kailangan maliksi ka lang, malakas yung katawan mo. Oh. Para saan yun? Para saan yung training nila? Pagkatapos ng training nila, itapon naman sila doon sa mga kampo ng mga NP, gera na naman sila doon. Aktual. Dahil walang katapusan yung kalaban. Lalong dumadami. Pero salamat sa mahal na Panginoon, minamahal. Kanina nakita ko na talaga sa video call. No? Nakita ko na yung susuko, minamahal. Sabi ko, grabe, no? Pagpapala. No? Walang ginamit na armas, walang ginamit na putukan. Sumuko sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At yun po yung ating papel, minamahal. No? Papakita po natin sa kanila, sa buong mundo, na mas mabisa ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Ito yung mabisang armas. Ha? Oh, hindi lang siya ang susuko. Marami pa na makasamahan niya ng mga matataas ang
katungkulan minamahal. So yan ang prayer, bunga ng ayuno at pagtangis ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Anihan na po tayo. Nandito na tayo sa anihan. Imaginin mo naman, minamahal, mayroong mga reliyon na nag-offer sa kanya. Doon siya. Proteksyonan siya doon. Sa reliyon na yon. Malalaking reliyon. Pero sabi niya, kung gusto ko magbagong buhay, siguraduhin ko na na yung mapasukan ko na gawain ay totoo. Na talagang langit. Imagine mo, operan ka, may pera, malaking pera. Samantala dito sa Jesus Miracle Crusade siya, nagpabutismo. Gusto niyang umuwi sa kanilang lugar, wala siyang pamasahe. E doon sa reliyon na nag-offer sa kanya, malaking pera ibigay sa kanya. May protection pa. Pero sabi niya, wala eh, wala pagbabago eh. Ganun pa rin. Mayroon pa siyang nabanggit eh. Alam mo Brad, kung tama lang sana ang pinaglalaban namin, masarap mamatay sa kamay ng kaaway. Masarap mamatay sa kamay ng kaaway kung tama lang sana ang pinaglalaban namin. Kailang mali. Natuklasan kong mali. So, bakit pa ako mamatay? Bakit pa daw hintayin na yung mamatay sa kamay ng kaaway na mali yung pinaglalaban? So, talaga naman minamahal. Unti-unti, nabubuksan sa ang isipan ng mga NPA. Mga matataas ang pinag-aralan to. Tinawagan pa daw siya ng pare. Saan ka na? Bumalik ka na ba sa Kilosan? So, patunay na may mga commander ng NPA, mga pare. Minomonitor siya ng pare. So, hindi talaga malutas ang problema ng gobyerno dahil ang kalaban ng gobyerno, hindi lang yung mga armado sa bundok. Nasusutana, naka-long sleeve, naka-barong, naka-amerikana, mga engineer, mga doktor, mga pare, mga pastor. Salamat, my Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na hindi sumuko sa NPA o sa komunismo. Amen. Binigyan ng mahal na Panginoon ng tamang karunungan. No? Job 28:28, ating pong basahin. Job 28:28. Dito sa aklat ni Job, mga kamanatay 28, ang talata po ay 28. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, at sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pangunawa. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay siyang pag-unawa. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. No? Understanding. So, ang galing pa naman nila, minamahal. No? Pag sabihin mo, kayo ay may connection sa NPA, sabihin niya, red tagging. Oh, kasuhan na ngayon ng red tagging. Nagre-red tag ka raw. Oh, nung nakausap po yung susuko na mataas ang ranggo sa NPA, totoo ba talaga na red tag? Tumawa lang siya minumahal. Anong red tag? Kaming mga NPA, nag-aantay lang kami na mag-command sila na itong gawin namin. Dahil sila ang nagko-control sa financial. Sila yung tinatawag ng mga liaison officer. Parang sa sundalo din. Ang sundalo nandiyan, nagtitraining. Oh, titraining, nagsushooting, gumugulong, gumagapang. Oh, pag sinabi ng yung presidente, ito, yung batalyon na yan, padala doon. Yung batalyon na yan, padala doon. Oh, susundin naman yun ng mga commander, ng mga division commander o mga brigade commander, oh, ipadala. Kasi yun ang utos. May nag-utos. Oh, sino yung mga nag-utos? Sino yung gumagawa ng batas? Nasusundin ng mga sundalo at pulis, di ba? Mga senador. Oh.
Sino nagre-request? Mga governor, mga mayor. Ganon din yung mga NPA. Mayroong mga civilian na nag-uutos sa kanila. Pero kung sabihin mo, sabihin, red tagging na. Pero sa totoo, talagang sila ang nagpapatakbo. Ngayon, kung walang salita ng Diyos, minamahal na ilalaban mo sa kanila, ang kasinungalingan ay talagang manatili. Pero kung salita ng Diyos ang ating pong ilalaban sa kanila, mabuksan yung unawa nila at sila'y magbalik loob sa mahal na Panginoon. Amen. Kasi ang totoong karunungan ay ang pagkatakot sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So mayroon pong gagamitin ng mahal na Panginoon, Jeremiah 3.15. 3.15 ng Jeremiah. Dito po sa aklat ni Propeta Jeremias, ang kabanata ay 3, ang talata po ay 15. Ganito po nasusulat. Sabi po rito. Sa English, and I will give you pastors according to mine heart which shall feed you with knowledge and understanding. At bibigyan ko kayo ng mga pastor at sa, na ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Amen. Kaalaman at unawa. No? So, ang pagkaunawa ng iba dito, minamahal, kailangan pala ang pastor magaling magturo, debater, memorize ang Bible. Ang daming ganon. Nag-aral sa Bible school, ang galing. Pero walang power. Hanggang salita lang. Sabi ng Bible, for the kingdom of God is not in word, but power. Unang Korinto 4.20. O, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. O, yun ang wala sa mga pastor. Yan ang dahilan kung bakit ang kanilang mga membro naghanap ng katotohanan at nandito napunta sa Jesus Miracle Crusade. So hindi sila dapat magalit dahil hindi nga sila ang pinili ng mahal na Panginoon. Bagamat mayroon po silang desire, pumasok nga sa Bible school, nagpaturo ng Biblia kasi desire nila na sila ay mangaral, pero hindi po sila ang pinili. Amen. To, yung mga Amerikano, mabuti pang mga Amerikano, ha? Mga international evangelist o mga pastor ng iba't ibang bansa, ng Amerika, ng Japan, ng Australia, ng mga apostolic pastors, minamahal. Isang organisasyon, nagkaisa sila sa buong mundo. Na-realize nila, hindi pala tayo. Si Evangelist Almeida pala. So by September 17, bibigyan ng Hall of Fame, parangal ang ating mahal pastor sa buong mundo. Hindi dahil siya ay magaling magsalita, kundi ang kanyang ginagawa ay yung po yung nasa Bible. Fasting, prayer, at ang kanyang pangangaral kasama ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At yung pagpasok niya sa kampo ng Abu Sayyaf, na sana ang Pilipinas noong panahon na yon masisira na sa buong mundo. Ha? Sa imahe ng buong mundo. May tao ng Diyos, propeta ng Diyos pumasok. Hindi po basta-basta. Unang araw palang pagpasok, nakataya na ang buhay. Tinangka ang barilin. Hindi lang pumutok ang mga baril ng Abu Sayyaf. Hanggang nagdeklara ang mga Abu Sayyaf, wala kaming masasabi sa iyo. Ikaw ay bayanin ng mga Kristiyano at Muslim. Hindi namin kayang patayin ang totoong lingkod ng Diyos. No? Hindi mo basta-basta mapasabi ang mga Abu Sayyaf na totoong lingkod ng Diyos. Dahil ang paniniwala ng mga Muslim, sila lang ang totoo. Amen. Amen. Oh, lahat ay mapaluhod nila, pero nagkamali sila. Mayroon palang Jesus Miracle Crusade International Ministry na ang namumuno ay totoong propeta ng Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, ito na yung panahon, minamahal. Ha? Tahimik-tahimik pala ngayon. Hindi mo maalam ano mangyayari bukas.
Hindi natin alam kung anong mangyayari sa John 30. Before, kay John 30 kasi mag-take out eh. So, hindi natin alam, na-proclaim na sila sa Senado, yung nanalong presidente at vice president. Tapos sa John 30 ang mag-take oath, yung isa, yung vice president sa John 19. So hindi natin alam kung anong plano ng kabila. O kung wala mang plano ang opposition, itong mga armadong nasa kabundukan, hindi natin alam plano nila. Ha? Kasi ang gusto talaga nila magkagulo. Gusto nila i-take over ang gobyerno. Gusto nila sila ang mamumuno. O anong ating papel doon? Prayer. Amen. Kasi kung anong mangyayari sa bansa, apektado tayong lahat. Kung ang mga tao ay may takot sa Diyos, tayong lahat naman ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. So, sabi ng mahal na Panginoon, sa Matthew 6:23, ito ang dapat gawin ng mga tao. Ito ang dapat gawin ng ating bagong halal na Pangulo. Sa bagay, galing sa bibig niya, sabi niya, pray for me. Ipanalangin niyo ako. So maganda yun. Yun yung pinakaunang salita na lumabas sa kanyang bibig sa unang niyang interview. So yan po, minamahal, ay pagpapala talaga. No? Nakaabot sa langit yung request na yon. Yun ang sinabi ng Matthew 6:23, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Atin pong basahin. Atin pong mga instrumentalists and singers. Dito sa Mateo, ang kabanata 6, ang talata po 33. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Ayan. No? Magulat ka na lang. No? Yung mga blessings dumating sa iyo. Idaragdag sa iyo. Di ba? Sabi nga nating kapatiran, nung nakita daw niya yung pumunta kami ng Sinundungan Valley, naka-video yun, naka-live, tapos biglang nabukas yung likod ng pintuan. Pintuan ng likod ng sasakyan, nahulog yung mga gulay dahil may community pantry tayo noon. Napaiyak siya sa nakita niya. Sabi niya, malapay noon, pagpalain mo ako, malapay noon, para magkaroon kami ng sasakyan at mapaganda din yung aming bahay-sambahan. Tinugon na malapay yung prayer niya. Amen. Amen. So, pag mayroon kang desire sa puso mo para sa gawain ng malapit noon, gagamitin ka ng mahal na Panginoon. Yung iba, nag-doubt sa pagbibigay, hindi talaga sila pagpalain. Hindi man sila gagamitin. Kasi yung pagpapala, daluyan ka lang eh. Daluyan ka lang. No? Kumbaga, kung ano yung gusto ng mahal na Panginoon na mangyayari sa kanyang gawain, alam magdirekta, magpaulan ng pera doon. Mayroon siyang gagamitin. Kumbaga, mayroon siyang dadaluyan na tao. Ipagkatiwala sa iyo dahil ikaw ay mapagkatiwalaan din. Na pag matanggap mo yon, ibibigay mo yung para sa kanya. Amen. Amen. So kung gusto nating pagpalain, minamahal, so yun yung desire natin. Yun yung prayer natin, minamahal. So kung desire mo namang lalago ang gawain, maraming mga kaluluwa, malapinong gamitin mo akong instrumento para mag-share ng ebanghelyo. So magulat ka na lang kahit wala kang alam na bersikulo, every time na mag-share ka, nadadala mo dito yung kausap mo. Pero kung maghanda ka, eto, dibatihin ko talaga ito. Kaya kong dibatihin yan. O, usap na kayo. Maya-maya, naghiwalay kayo, nag-away. No, hindi mo siya madala sa gawain dahil hindi kumilos ang presensya ng mahal na Panginoon. Sabi nga, minamahal, huwag tayong magtiwala. Cursed is the man that trusted in man, but blessed is the man that trusted in the Lord. Sumpain ang tao na umaasa sa tao,
pagpapalain ng tao na umaasa sa Diyos. Amen. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Nandito na po tayo sa huling araw. Nandito na po tayo sa anihan. Harvest time na. No? Harvest time. Nandyan na yung blessings. Nandyan na yung mga kaluluwa. Nag-aabang. Magulat na lang tayo. Ha? May pangyayari na mangyari na mamulat ang buong mundo. Ito pala. Ito pala ang solusyon. Ito pala ang totoong gawain ng mahal na Panginoon. Yung mga naaakit sa mga magagandang mga templo, pansamantala lang yan. Naaakit sa mga magagandang pananalita, pansamantala lang yan. Darating talaga ang panahon na ang mga tao hindi natitingin sa ganda ng templo. Hindi na siya titingin kung gaano kaganda ang pananalita. Ang titingnan ng tao, kasama ba niya ang Panginoon? Magbabago ba ang buhay niya? Gagaling ba ang kanyang karamdaman? Yun ang titingnan ng tao, minamahal. Ha? Yun ang titingnan ng tao. Sabi nga ng isang professor sa UP, hindi building ang kailangan para ang mga estudyante ay gagaling. Maging magaling na estudyante. Hindi aircon ng mga rooms, kahit daw sa ilalim ng mangga. Basta ang nagtuturo ay matalino at ang mga estudyante ay mga matatalino din. So, ganun din po sa mahal na Panginoon. Ang katalinuhan dito ay galing sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay siyang katalinuhan. At ang paghiwalay sa masasamang gawa ay siyang pagkaunawa. Dahil kasama natin mahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng takot magkasala sa mahal na Panginoon. Dahil buhay ang Diyos natin, humiwalay tayo sa masasamang gawa. Yan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito na po yung panahon na ang taga Jesus Miracle Crusade ang makilala sa buong mundo. Tapos na ang kapanahunan ng mga Katoliko, minamahal. Hawak nila ang mga presidente na mga nakalipas. Tapos na ang panahon ng mga Protestante. Tapos na ang panahon ng ibang mga sekta at denominasyon. Panahon na natin ito. Panahon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At patunayan natin na buhay ang Diyos natin. Totoo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirap. Pagawakan po, Ama, kung magmaiwan
Sa ating kalagitan ng presensya, ating balapainong din ang mga Kristo. Damhin natin na presensya ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, minamahal. Tayo po yung magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Itaas po ang ating makamay. Tayo po yung manalangin sa ating Diyos na buhay, dakilang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoong Hesus. Hallelujah. Minsan pa mahalapin, humingi po kami ng kapatawaran sa kami nagkulang, nagkakamali, ano mga may nais magawa na mangit, may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong balapan, patawarin mong bawat sa mahalapin noon. Hallelujah. Sa pangunat dalangin, yung hinirang huling propeta, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilson Meda, sampung panalangin na kanyang pamilya, mahalapin noon. Abutin mo, Diyos, sa pangailangan yung manak sa oras na ito, aking sinasaway. In Jesus' name, cast out, demonyo ng karamdaman. Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, diabetes, high blood, hallelujah, demons of cancer, hallelujah, incurable sickness and diseases, vices, problems, and belief and doubts, poverty, cast out, sickness, be healed. In Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord.